Isa sa mga pinakaunang senyales at popular na senyales ng pagbubuntis ay ang morning sickness o pagsusuka at pagduduwal. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano ba ito, delikado ba, sino-sino ba yung makaka-experience nito, at more. If you're interested in this topic, keep on watching. Hello, beautiful mamas and papas. Welcome to Mama Graziel channel. Long time no see. Yeah, as most of you know, I'm pregnant for the second time. And this pregnancy is not as easy as the first one. I'm still on my first trimester. Nasa end na ako ng first trimester. And honestly, napaka-excited ko nang mapunta sa second trimester para matapos na din lahat ng mga nangyayari sa first trimester na mga hindi maganda. Anyway, back to morning sickness. Ang morning sickness ay ang pagsusuka at pagduduwal sa mga buntis na kadalasang nangyayari sa early stage ng pregnancy. Despite of its name na morning sickness, ito ay hindi lang sa umaga nangyayari ha. This can happen any time of the day. So kapag nasuka ka ng hapon, ng gabi, morning sickness pa rin tawag dyan. Now, before we continue, let me invite you to kindly subscribe to Mama Graziel channel and syempre, click that notification bell. Yung mga impormasyon na ibabahagi ko ay base sa aking mga pagbabasa, advice sa akin ng GP at ng midwife at syempre sa sarili kong experience dahil na-experience ko itong morning sickness na ito ngayong pregnancy ko. Now, itong pagsusuka at pagduduwal or morning sickness ay napaka-common. Halos maririnig natin ito sa mga buntis. Minsan nga yung iba marirealize nila na buntis sila dahil sa senyales na ito. When it comes to pagkagrabe naman at pagkalala nitong morning sickness, ay iba-iba rin, depende sa kababaihan. Pwedeng ikaw, suka ka ng suka, tapos yung friend mo, hindi gaanong nagsusuka o naduduwal, tapos yung isa nyo pang friend, eh wala talaga. Ganon siya, hindi siya pare-pareho, kaya parang pointless kung makikipagkumpara ka sa iba ring mga kapwa buntis natin. Kahit na lang sa same person ha, huwag na tayong lumayo, sa sarili kong experience na lang ha. Noong first pregnancy ko, halos hindi ako naka-experience ng morning sickness. Meron man siguro mga once lang or twice. But this time naman, on my second pregnancy, I can say na medyo grabe siya, but not so much. Lalo na nung early pa ng pregnancy na to, yung napakauna pa talaga, mga first few weeks ng pregnancy ay parang halos 24 hours ay naduduwal ako, tapos may minsan ang suka pa, ganun. Question here is, bakit ba tayo nakaka-experience itong morning sickness na to? At this point in time, ay hindi po ma-rule out yung eksaktong dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng morning sickness. Madami mga theories at yung iba naman sinasabi nila na combination daw ng lahat ng theories. Pero maraming studies ang nagpapatunay na ang pagtaas ng levels ng pregnancy hormones natin ang isa sa mga strong na dahilan kung bakit tayo nakararanas itong morning sickness. Pumunta naman tayo sa mga sintomas ng morning sickness para matukoy mo din kung nararanasan mo ba ito. Number one, doon muna tayo sa pinaka-obvious. Number one ay ang pagsusuka at pagduduwal. Second naman ay nahihilo ka na parabang nasisisik ka or nakakarsik ka. Para bang lumulutang ka, pero hindi high, ipong sapa na yun. Mga next ko na babanggitin ay base na sa mga na-experience ko mismo, naranasan ko mismo. Number three ay kapag meron kang naaamoy yung strong smell o kaya any smell na ayaw mo, ay sumasakit yung tiyan mo. Parabang hinahalo ka yung tiyan mo. And then number four na kapag nagutom ka or hindi ka nakakain sa tamang oras, ay parang kinukusot yung tiyan mo sa sakit na ako dati hindi naman. Ewan ko kung naka-experience na ba ako ng gutom lately, na hindi ko na maalala yung feeling ng pagkagutom. Pero yun yung nagiging cue ko. Every time na parang kinukusot na yung tiyan ko sa sakit, ibig sabihin kailangan ko na kumain ng something. Kasi yun na yun. After nun, ilang minutes or basta right then and there, maduduwal na ako yan. Magsisimula na yung duwal-duwal ko na unlimited na. And then number five naman na kapag may naamoy ka or may naisip kang pagkain na something, kahit anong pagkain lang naisip mo na parang ayaw mo siya pero pumasok siya sa isip mo, bigla ka na lang masusuka or maduduwal. Kung may mga hindi man ako nabanggit, I'm sure na sooner or later ay mapupunin yung comment section natin ng iba't iba pang experiences ng ating mga kamamas, kaya abang-abang lang din sa comment section at basa-basa na rin sa comment section. Now, moving on, na kung napapaisip ka kung sino-sino ba yung
mataas na, may mataas na risk kung maka-experience ng morning sickness, syempre, isi-share ko pa rin yan sa inyo para at least ma-share nyo rin sa mga friends nyo, sa mga kakilala nyo, kung may risk ba sila na maka-experience ng morning sickness. Ito ay ang mga sumusunod. Number one ay yung mga first time na magbubuntis. Ayon to sa studies ha, kasi based talaga sa experience ko, wala ko halos naramdaman ng morning sickness yung first pregnancy ko. Pero since ayon siya sa studies ay, syempre, include natin sa list. Second, ay kapag nagbubuntis ka ng more than one baby, twins, triplets, or more. Third naman, ay kung may lahi kayo na naka-experience ng morning sickness before, like yung ate mo, mama mo, o kaya lola mo, o kaya naman yung first pregnancy mo, ay naka-experience ka nitong morning sickness, tendency ay makaka-experience ka ulit nito. Fourth naman ay kung nagbubuntis ka ng babae. Kaya sinasabi nila, di ba, ay babae yan kasi nagsusuka ka. Meron ding part ng studies na totoo yan. And number five naman ay kung sobrang stressed ka or physically pagod ka. Ang kagandahan lang dito or ang at least pakonswelo nitong morning sickness ay hindi siya delikado for you and for your baby as long na hindi grabe yung pagsusuka mo at hindi rin grabe yung pagbaba ng timbang mo, ng weight mo. Meron kasing kondisyon na tinatawag na hyperemesis gravidarum. Ito yung grabing vomiting at nausea to the point na hindi ka na makakain, hindi ka na makainom ng any fluids. Ito ay severe morning sickness na nangangailangan ng gamot. Syempre, reseta ng doktor ha. Kapag hindi madala sa gamot, ay nangangailangan ito ng hospitalization. About 2% lang yung nakaka-experience nitong hyperemesis gravidarum. And kung tingin mo na sobra-sobra na yung nausea at vomiting na nararanasan mo, ay pumunta ka na syempre sa OB para na rin ma-identify kung isa ka ba sa 2% na nakaka-experience nitong condition na ito and syempre mabigyan ng nararapat na gamot for your safety and for your baby kasi delikado ang dehydration sa buntis. Hanggang dito muna sa ngayon, next video natin ay i-share ko naman yung mga remedies para sa morning sickness, kung ano ba yung dapat gawin para maiwasan o kaya naman ay kahit papano ma-lessen itong morning sickness na ito. Siyempre, isi-share ko na rin yung mga ginawa ko at ginagawa ko para umoke yung pakiramdam ko. Walang secret. Sharing is loving. Abangan mo yan, ha? Next video natin yan. And thank you so much for being with me. Parang ito yung parang first informative video natin mula nung nalaman ko buntis ako. I'm so sorry about that. Hindi ko talaga kinakaya this past few weeks na mag-smile ng bongga. Well, I do smile, of course. Pero parang nahihirapan akong bumangon, maglagay ng pangpaganda, ganyan. Parang ngayon ko lang talaga siya nagawa. And hopefully na matuloy-tuloy natin tong informative videos para ma-share ko na rin yung na-experience ko at ginagawa ko para maging okay ako. And hopefully, magawa mo rin siya at maging okay na siya. Kasi may nabasa nga pala akong specific siya na comment na ngayon, nakaka-experience din siya ng grabing pagsusuka, pagduduwal. And I hope, Mama, that you're watching. Lalo na yung next video natin, abangan mo yan. Kasi doon natin itatatlakay yung mga remedies, yung mga tips, kung ano ba yung dapat mong gawin na ma-okay ka, right? And like and share this video with your friends, kung sino man na nangangailangan ng ganitong information. And don't forget, syempre, na subscribe sa Mama Graziel channel and click that notification bell. Thank you once again. Have a wonderful day. I'll see you on the next video. Again. Bye. Again.